Muli, welcome po sa Shrine of Jesus, the Divine Word. I welcome you all, especially sa mga nasa loob ng simbahan, nasa manalabas din ngayon, at nasa mga online, especially sa Facebook at sa YouTube. We are now being watched and participated by thousands. Na-mention po kanina, ngayon pala ay kapistahan ng Holy Presence of Jesus in His body and blood in the Holy Mass. Para po sa ating gagawing pagninilay, I think it will help us if I will show you the picture and tell you the story ni Blessed Carlo Acutis. So by now, it will appear on your screen. Siya po si Blessed Carlo Acutis. 9 months ago, ginawa siya ng simbahan na blessed. Ibig sabihin nito, one step away to be saint. Ibig sabihin yan, meron ng isang confirmed na healing miracle na siya nag-intercede. Tapos kailangan pa ng isa for him to become saint. Ibig sabihin, by sa kanya mismo, he already exemplified a saintly life. Bata pa siya, he died po pala at the age of 15 years old back in 2006. Pero anong remarkable sa buhay niya that he is worth talking in this Holy Mass? Kasi po, yung buhay niya, pinakita niya ang lubos na pananalig at pagmamahal sa tunay na presensya ni Jesus sa Holy Mass. Kaya nga, dyan po sa poster nakalagay, ang motto niya, "The Eucharist is my highway to heaven." Yan ang kanyang motto all throughout. So pwede na pong tanggalin yung poster. Alam niyo pala, itong si Blessed Acutis, around 4 years old pa lang siya. Pagdadaan sila sa mga highway na may mga simbahan, pinipilit niya kanyang magulang to stop. Sabi ko, bakit ka bababa dyan? I would like to say hello to Jesus. Dahil dito, sa paulit-ulit, yung mga parents niya talaga hindi naman religious. Kaya later on, even his mother and father turned back to being religious. Pangalawa, nang nag-first communion na siya, gusto niya halos araw-araw magsimba na siya. And after the Mass, he will stay pa for a while sa simbahan para to worship Jesus in the tabernacle. Kasi diba, the body of Jesus, yung mga hindi naubos, we put it back there. Bakit? Kasi para sa atin, Jesus is really present after the priest bless it. Tapos naman, upon investigation, ito pa lang si Blessed Acutis, he lived a extraordinary kindness and respect for the dignity of others. Kaya yung mga klase niya na may mga magulang na nag-divorce, di ba, nadidepress yung mga bata, ang ginagawa niya, kinukonsol niya. So yung sabihin, kahit bata pa siya, meron na siyang extraordinary sense of empathy, yung how to console. Pangalawa, yung mga kaibigan niya sa school na mga inaapi, kinakampihan niya. Tapos, natutuloy siya maging katekista, yung to teaching the faith. Kaya nga, pag may mga kaibigan siya na like yung nani niya, nag-alaga sa kanya, di man katoliko, nagkatoliko, ninong na siya. Sa lahat ng mga tinuruan niya na who welcome Catholic faith, nagpabinyag, ninong dapat siya. So that's how. Tapos, other than that, yung gusto niya, magbisita sila sa mga simbahan kung saan nagkaroong Eucharistic miracle. Ibig sabihin, when the body and blood of Jesus turned to become actual flesh and blood. Tapos ginagawa niya, nag-research siya ng kwento at dinodocument niya at nilagay niya sa computer, sa internet pa. Anong purpose niya? Kasi sabi niya, "Mama, Papa, ay gusto ko maraming taong makaalam na itong si Jesus ay pwedeng tanggapin sa Eucharistia. Para saan? So that if they know Jesus is there in the Eucharist, many people will turn to God." Kasi nga, he is so convinced na Jesus is the foundation of our soul. Jesus completes us in our incompleteness. Jesus brings us back together in our brokenness. And he is the food of our soul. That is what we declare in this Mass. And that's why nandito po tayo ngayon para panghugutan ng lakas ng loob muli itong si Jesus sa misang ito. What else we are here for? Pero alam nyo po itong si Blessed Acutis, yung kanyang faith na test.
Kasi first week na October 2006, bigla siyang nagka-trangkaso. Tapos bigla siyang na-diagnose na may severe leukemia. Actually, he died in just 5 to 10 days. But accordingly, nang sinabi sa kanya ng doctor niya at mga sa parents niya, according to the investigation, he remained calm. Naging kalma lang siya. At sabi niya, he is ready. Kaya sabi niya yung 15 years na nabuhay sa lupang ibabaw naman, he said, he already experienced the happiest in his life kasi Jesus is with him. So remarkable. So friends, true indeed, Jesus is present in this Mass. He is the foundation of our soul na kahit minsan may mga problema tayo, we are overwhelmed by worry and anxiety. Totoo naman, ito mga problema may shake us for a while, but if our life is founded in Jesus, we will never be thrown down because somebody is holding us together inside us, keeping us together. So that's what the point I'm going to tell you. Kaya nga, for me, kung ang buhay po natin ngayon ay nagdadalawang isip tayo, if my life is indeed valuable or meaningful, and what for I'm going to continue and not give up, just come to Jesus. Receive Him, talk to Him, and connect with Him. Because God is alive in Jesus. Jesus is the visible image of the Father. When we have Jesus, it makes our soul alive. It will activate every part of us, our body, our mind. Our thoughts will become positive. Even our emotion will be purified. It will sustain us and make us hopeful and be open to God's blessing and direction. Nang high school po pala ako, that was second year high school, nagsimba naman kami as a family mga every Sunday. Pero nang second year talaga kami, may dumating na maraming problema sa family namin. At dahil ang bahay namin ay malapit lang po sa simbahan, katedral, so pagpauwi na ako galing sa school, naisip ko, ano kaya daan mo na ako simbahan? So there I started na I realized and discovered na, naku, kahit pala may problema ako, kung dadaan mo na ako sa simbahan bago uuwi, I feel somebody na parang may best friend kang dadaanan sa simbahan where you can pour out, get rid away from you what you are carrying because somebody is going to hold it for you. Yun po ang aking karanasan. And somebody is there to listen and to something to connect with. And though, especially when I receive the Holy Communion, I feel okay as if I'm visiting a good friend where I can pour out my heartaches and confusion. Kaya nga po, because of that, ng second year na ako, I learned to go to Mass every day. Kasi I felt it's very beautiful inside. There is someone who gives you light, consoles you, and I hope you feel the same. And I hope you teach this also to others na meron tayong matatakbuhan at mapanghugutan ng lakas ng loob na kahit may mga problema. Kasi pag may problema talaga, I would admit, maalala ko years back, pag may problema talaga, you cannot really avoid not to feel down and become anxious. Pero ang mahalaga talaga may pananampalataya kasi kung walang pananampalataya, you will see at the end of the road, parang dead end na. Pero when you have a faith to enlighten you, in my experience, hindi pala dead end, turning point lang naman pala. Because there is a God who is leading us to a brighter, better, and direction. And I believe you have your own story you can share. In your own way, you have your own story where Jesus touched your life and entered into your life. How He lifted you up when you were down. How Jesus nourished you. And we know that we are able to come this so far in this life, nakaabot tayo sa mga oras na ito, we are still here, because somebody
is with us through and through. And this is Jesus present in the Eucharist. Kaya po sana, we continue to deepen our faith in Jesus. Kaya itong araw na ito is a renewal of faith. We are going to pledge again our faith. We are here to pledge our allegiance to Jesus. Deepen our conviction. Deepen our belief that He is present. At sana we share Him to others. As nandadin po yung buhay din mismo natin becomes the presence of Jesus towards others. In closing, gusto po kayo iwanan ng kwento ni Cardinal Van Tuan. Kasi isa siya sa mga tao na nagpakita of his deep faith in the Eucharist and how he was helped. Kasi po pala, back in 1970s, sa Vietnam, nagkaroong civil war between Communist Party and yung National Party. Tapos nanalo yung Communist Party, di ba yung mga komunista, they don't like religion. Kaya unang ginawa nila, itong yung Cardinal, ikinulong nila. At alam nyo, kinulong si Cardinal Van Tuan for 9 years sa Bartolina. Tapos na nakalabas sa Bartolina, nilagay na siya sa ordinaryong presuhan for another year. Ang tanong doon, what made him survive yung tinatawag na Bartolina? Tayo nga, minsan, 1 week lang sa loob ng kwarto. Ang ibang naka-COVID, di ba? Yung 14 days to be in quarantine, ang hirap. Walang, buti nga yun, may mga TV na may internet. Ang time ni Cardinal, walang TV. Who consoles him? Sino nakausap niya doon sa loob ng Bartolina? 9 years siya doon. You know what he did pala? Nagmimisa pa rin siya doon sa loob ng Bartolina. Ang tanong, wala naman na libro, wala naman na Bible, kasi binagbabawal. Ang ginawa niya lang daw, inaalala niya yung mga Bible passages and stories. Then, naalala niya naman yung mga important prayers to bless the Holy Mass. Tapos, mayroon pong nag-smuggle sa kanya ng bread and wine. So, ginagawa niya yun every day. So, this tells us that indeed, our Lord Jesus Christ is with us always. He is alive. He is working. And we have to rely in grace to complete us in our incompleteness, to tie up together inside so that whatever happens, we will stay with Him. So God bless everyone.